Nagva-viral ngayon ang isang video kuha ng isang rider sa isang government employee habang siya ay hinuhuli. The reason is because of wearing sandals. Ang akala ni kuya ay dahil sa maganda ang motor niya, kaya natripan lang siyang hulihin at perahan. Binatikos ito ng mga netizens. Ayon sa netizens, hindi lang dapat not wearing shoes ang ibigay sa kanyang violation, kundi ang pagbabasto sa isang government employee. Ayan po, inuhuli niya ako. Pinara niya ako sa gitna. So, ano ang violation ko ngayon? Ano ang violation ko? Hindi, nasa gitna na ako, sir, bago niyo ako anuin. Kahit yung mga tao dyan, tanungin niyo, kitang-kita. Bago kayo pumara, biglang nasa gitna na ako, nakita niyo na ako. So, talagang huhulihin niyo ako. So, nakita niyo, maganda motor ko, huhulihin niyo ako. So, ayan, oh. Kayo, sir, pakita niyo naman ang ID niyo sa akin para maano ko. Para per tayo. Hindi yung ganyan, sir. Ayan, oh. Sige, sir, tikitan niyo ako. Nakita niyo lang motor ko na maganda. Ngayon, paparahin niyo ako sa gitna. Gago ba ako, sir? Papasikatin kita sa FB. Pakita mo ngayon ang ID mo. Ano pangalan niyo, sir? Ano pangalan niyo? Oh. Ayaw niyo sumagot kasi pinara niyo ako sa gitna. Nandito po sa inyong titigil ako. Titigil talaga ako, sir. So, huli niyo ako kasi nakita niyo maganda motor ko. So, magpipera niyo ako. O, ngayon, tatanungin kita na saan ang ID mo ngayon. This rider were cited for violating Section 11, Provision of LTO Administrative Order, AHS-2008-015, entitled Rules and Regulation for the Use and Operation of Motorcycles on Highways. This specific LTO regulation implies that riders are prohibited from wearing flip-flops, sandals, slippers, and most especially barefoot while operating a motorcycle on a road or highway. Sandali lang po, sandali lang. O sige, ilabas mo. Ngayon, uhulihin mo ako. Baka ano pa lang yung ORT, ah? Pakilabas lang po ng ORT, ah. Hawakan mo, bigyan mo ako. Kahit talungin mo sa... Alanganin naman kasi yung para nyo. Paparahin nyo ako na sa bitna. Hindi ba yung ganon? Ano na ba yung ulihin nyo ako? Sir, ano nyo? Sir, paano? Ayan mo. Paparahin niya ako, nasa gitna. Hindi mo maluloko kahit traffic enforcer kayo. Ito RCR ko. Uulihin niyo ako, magbabayad ako, walang problema sa akin. Pambayad ako. Ang punto ko dyan. So ang pulido ko dyan, uhulihin nyo ko, alam ko yung right ko. Ngayon, uhulihin mo ko, nasa gitna, paparahin mo. Nag-go-go. Ayan, sir, ang request ko, pakilabas na lang yung ano nyo rin, yung ID nyo rin, sir. Para maging fair tayo, pinakita ko yung ano ko. Hindi, sir, hindi ko muna pa-fair man. Ipakita nyo ang ID nyo, sir. Ipakita nyo. So, ayaw nyo ipakita ang ID niya. Kasi, pakita nyo, sir, yung ID nyo bago ko permahan. Sir, hindi pwede yung ganyan. Kukunin nyo ang ano ko. Wala kayo sa right. Hindi, wala akong nangunguha na lisensya. Ayaw kunin nyo pumirma. Wala kayong... pepermahan ko. Ang right ko, sir, gusto kong malaman ang violation ko.
Oh. Ano po, makikita niyo rin. Ano ang ID niyo, sir? Sabi niyo ibibigay niyo sa akin. Sabi niyo, oso. Sinabi niya kanina na ibibigay niya sa akin kanina. So ngayon wala siyang maibigay. Ilabas niyo, sir, ngayon. Tanda-tanda ko mukha mo, sir, ha. Papasikatin kita sa FB. But no side mirror, may side mirror diyan. Wala po, hindi po na side mirror yan, ha. Oh. No wearing shoes. Pambira, sir. No, sandal yan. Ikaw ba inaloloko? Sandal yan. Sir, card LTO, alam yan, oh. So, nilagay niya dito. No wearing shoes. Pero nakasandal ako, nakamedyas. Ako ba yung loko-loko? Oh. Ano pa? Oh. ID ko, hindi mo maano, may labas. Are, ang ID ko po. Ipakita nyo, ipakita nyo. Ito nga po. Ay, ayaw mo. Bakla ka pala eh. Oh. Papasikatin kita ngayon. Yeah. Oh. Pasa mo resipyo. Riders who are apprehended for the first offense are penalized with 500 pesos, 700 pesos naman for the second offense, 1,000 pesos plus revocation of driver's license para sa third offense. Kaya mga kuya at ate, backride ka man o driver, literal na closures lamang po ang maaari nating gamitin pag nagmumotor. This is for our own protection. Thank you.